Exactly 1 year ago nung lumipat kami sa Cavite, dahil nakakuha kami ng rent-to-own, nag-book kami ng closed van worth 2,800 from Makati to Imus, Cavite. Ayun na yung mga gamit namin na na-impake. Mga ilang box din yan. Ito. Ito yung pinakamabigat din na ano eh. Nadadalhin. Nadadalhin eh. Kaya nagpa-close truck kami. Yun na. Saka yun ang samahin. Ano ko din? Dito ka na? Sa, atras ako. Yan, di ba maluwag tignan pag pinag-iba? Yan. Yan, so share ko yung mga napagawa na namin after 1 year. Kung ano na yung itsura niya after 1 year. So dito kami nakatira. And kung makikita niyo, una kong pinagawa talaga dyan is yung mainit. Kasi mainit dito. Ano lang siya? Sunshade lang siya. Pag umuulan, tumutulo din dyan. Pero mas okay na yan kasi sobrang init dito. Ayan, tapos may dalawang bakal doon na black. Tapos kinabit lang sa poste dito. Ayan, dito. Ayan, nakabaon lang yan dyan. Bawal pa kasi maglagay ng bubong. Pwede lang yung parang mga tent, yung mga lona. Eh, ang mahal din naman nun. So, hindi ko na pinagawa. Yung crosswind. Kasi yan, pag nagpagita ko. Kaso, ididikit ko dun sa pader. Sa malayo. Ayan, so may halaman ako ulit dito. Siyempre, pampaganda. Ano tayo, plantite tayo eh. So, basura dito ako nilagay. Tapos, dito kami, may mga plants kami dito. Ito yung plant box namin na sobrang taas. Dapat pala mga gandito lang yun, ano? Para madali upuan. Ayan. Upuan lang talaga. Upuan lang. Kasi matangkad ako eh. Kaya ganyan yung pinaano ko eh. Tapos, eto, nagpa-tiles na rin ako. Magkano pa-tiles natin? 3,000, no? Yung installation lang. Iba pa yung presyo ng flooring. Yung flooring naman, 6,000 yung bayad. Kasi ito, pinagawa lang namin to doon sa nag-install na grills namin. Grills, yan dyan. Para hindi pasukan ng ipis. Tapos may screen pa yan dito. Yan. Tapos lagay ng chinela, sapatos. Meron din kami sa loob nun, space saver, sa likod ng pinto. Mamaya pakita ko. Tapos ito yung bantay namin, may tigre kami dito. Ay, layon pala to, layon. Tapos yung mga pina-add namin, kasi by default, meron na ganito. Gripo, tsaka yung ito, pagsaka ng tubig. Eh, dito namin pinwesto yung washer. Tapos, nagpal-add kami dun ng gripo, tsaka exhaust ng water dito. Basta dun papunta yan. Medyo makalat dito eh. Ayan. Yan. So, pag ginagamit na siya nin, dito na rekta ng drain. Dito na. Tapos may ano din doon. May takbuhan din ng tubig doon. Tapos outlet. Ayan, outlet sa labas. Kasi by default, walang outlet dito sa labas. So, dyan sinasaksak yung washing machine. Tapos meron din kaming solar light dito. Okay, ito automatic. Pag gabi, may ilaw. Pag wala na na-detect na araw. Tapos ito, DIY din. Sampayan. So, pagtapos mag-washing, pwedeng diretso dyan na magsampay. Ayan, nangingitim na siya dito eh. Kasi bike na yung bike yan. Ang ganyan pa kainit, nagbabike na yan, no. Hindi pa tapos to, may plano pa ako ilagay dito ang cabinet. Para tong mga tambak na to, yan ko lalagay. Para hindi dugyot tignan kasi dumi talaga. Ito yung sinasabi ko kanina. Ayan, ganyan pa kalaki yung space ng kotse. Malaki pa to. So feeling ko kasya naman to pag nagpagate kami. Hahalik nga lang sa pader. Diba, papagate na tayo? Papagate na ba tayo? Oo, tempera. Pwede naman eh. Budget na lang kulang eh. Plano ko dito, sayang nga eh kung maagaga ko lang na plano. Hindi pa napo-floringan tsaka ano, tiles. Pinahukay ko na yan eh, tapos nagpa-poste na ako eh. Nag-inquire ako ng pa-poste. Sabi sa akin, 8,000 isang poste. Although konti pa lang naman na pagtatanungan ko, 8,000. Huhukayan ng malalim dito, tapos parang 80 by 80 yata yung sabi niya. O kaya 120 by 120, yung box ng sukat. Tapos yung lalim siguro 2 feet, 3 feet. Kalimutan ko, ilang feet yung dun pre? Yung sa katalikuran mo? 2 plus yun. 2 plus no? Malaki no? Abang lang sa gate. Para ano, maganda yung pundasyon. Tapos, eto yan, sa bitan ng bike. Ito, sa kuya ko pagaling yung bike. So yan, dito naman tayo mag-ikot ngayon sa loob ng bahay. Screen door. Palagay kay screen door kasi malamok dito. Daming lamok. Tapos, yan, may ganito pa nga kami. Yan, galing din sa Makati yan. Daming lamok dito kasi dun banda, ano pa yan, bukid pa yun. So, una nyo makikita, syempre, itong dartboard. Kasi may dalawa kaming bata makulit dito. Lagi sila naglalaro. Madami pa kayong makikita ang laruan mamaya. Ayan, pero ito mo napapakita ko sa inyo. Yan, sa likod ng pinto, naglagay ako dito ng lagay ng shoes. DIY lang to.
ako lang gumawa niyan. Sobrang solid niyan. Sana di matunaw. Lagayin lang siya ng shoes. Tapos sa labas may lagayin din ng shoes. Dami kasi naming shoes tsaka chinelas eh. Bali tong console na to, palitin na siya. Hindi kasi siya natapos eh. May gusto na akong ilagay dyan. Kaso parang 15,000 pesos yung range niya. So iipon pa ako ng konti. Ganito yung mga design na gusto ko. Papakita ko na lang sa screen. Tapos, ayan, dining table. Tapos dito yung sofa namin. Dito yung workstation ko. Tapos dito nakatambak yung mga laruan. Ang plano ko dito is ipapasara ko yung hagdan. Pero parang nagdadalawang isip ko ako kasi para kasing ang lakas makapeke sa mata ng butas-butas na hagdan eh. Feeling mo malaki yung bahay mo. Ito na lang siguro gawin kong storage to. Ayusin ko na lang. Pwede siya maging storage. Ito, storage to actually. Galing pa to sa Makati. Ako lang di gumawa nito eh. Diyan nakatanggap yung... Diyan nakatambak yung mga kung ano-ano ko. Yan. Pero sa ibang kapitbahay, yung ginawa nila, yan, sarado yan. Sarado yan dyan. Tapos, may harang na ganyan. Tapos may pinto. Tapos, doon yung tambakan nila. Doon yung taguan ng gamit nila. Okay yun. Space saver. Kung magdagdag storage. Tapos, dining table. Binili ko ba to sa Pampanga? Nalimutan ko presyo eh. Pero, tapos, ang pinarenovate ko so far dito is pinatibag ko siya. Before kasi ang sink nandito siya. Nandito yung sink. Tapos close yan. Tapos yung labas open. So yan, nagpasiling na rin ako dyan. Mas maluwag siya tignan compare sa close lang siya. Yan, pinatanggal ko na rin yung pinto. Tapos may minibar. Tapos yan, nandito yung mga alak natin. Pinasadya ako yan. Aluminum yan. Yan. Yan yung mga alak na hindi namin binili. Mga binigay lang. Tapos di-display namin. Tsaka di rin naman kami uminom kaya hindi namin nagagamit yung mga alak na yan. Yan lang talaga, display lang yan. Pag may mga bisita kami na malakas uminom, yan. Sige, inumin nyo na yan kasi hindi naman kami uminom na siya anin talaga eh. Sa inyo na lang yan. Ganun na lang. Yan, binuksan ko yung pendant. Yan, para medyo okay yung tignan. Iba yung tama sa akin ng warm light eh. Parang nakaka-relax siya sa mate. Tapos yan, basta mapapansin nyo dito makalat. Makalat siya, magulo pa. Kasi ang daming bata. Dalawa lang pala yung bata dito. Pero silang dalawa, sobrang kulit niyan. Ayan, tingnan. Laruan, tapos, bola, tapos yung mga nandun pa. Ang dami niyan. Sa kitchen, nothing special naman. Basta in-extend lang siya. Sa inyong CR, plano din namin pa-renovate yung CR pag nakaluwag-luwag. Sa, atras ako. Yan, di ba maluwag tignan pag pinag-iba. Yan. Iniisip ko kung akit pa ako sa taas. Kasi sa taas, no touch pa talaga yung taas. Pinagawa lang namin is nagpalagay kami ng grill for safety na rin. Pero wala pa talaga kami ginagawa. Actually, tambakan nga yung isang room dun. Dalawang room sa taas, yung sa service room kami natutulog. Kasi yung dalawang bata, hindi pa gusto humiwalay sa amin pag natutulog. Ayaw pa nilang humiwalay. Siguro pag laki-laki na nila, magagamit na naman yung isang room. Pero for now, tambakan pa rin siya. Akit na lang tayo. Akit na lang tayo. Yan, so pag-akit mo, tamang painting. Painting ni Papa yan, libre. Tapos mangingi pa ako sa kanya ng painting. Ganda, di ba? Sunset. Favorite ko sunset eh. Yan, pag nagpupunta ako beach yan, gusto ko tumingin ng sunset. Nakaka-relax, ewan ko. Ay, may salamin pala doon. Hindi ko napakita kanina. So salamin yan, gusto ni Shannon yan. Magbo-barbershop siya dyan. Ito yung room. Master's bedroom, tapos ito yung service room. Tapos syempre may painting tayo ulit dyan. Painting ni Kian. Ba't dalawa na lang to? Alam ko apat tayo meron dito eh. Ewan ko baka tinanggal na rin ni Kian. Tapos dun may painting din dun eh. Tsaka dito eh. Ito yung room, nothing special. Ayan. Wala pang nagalaw dyan. Ayan. Nagpalagay kami window type na room. Aircon, window type na aircon. Ayan, tapos ito queen size bed, kasi naman. Tapos ito. Papalitan ko rin to pag nagka-budget ako kasi yung pangit niya. Gusto ko dito yung floor to ceiling para mas maximize yung space. Yan, so nandito na yung mga bata. 4:30 or 4 PM onwards, nasa labas sila naglalaro, nagbabike. Ang dami na rin kasing bata dito, mga ka-age niya. Age bracket lang. 4 to 10, mga nakakalaro nila. So mas active sila dito compare sa Makati. Kasi doon sa Makati, madaming sasakyan. Dito, konti lang yung dumadaan. Tsaka, ayun no. Parang medyo malawak yung nilalaro nila. Ayan. Odi, say hi. Hi. Hi, vlog. Hi, what? Hi, vlog. Hello, guys. My name is Kian. So, we're playing with Cody. Here's Cody. Hello. And then, my name is Kian.
Bye, Smiley Toys. Cookie. Show your fire truck. Oh, mocho. Yeah, di ba? Ano ginagawa mo dito lagi? Nagba-bike? I'm biking. Fire truck. Wow. Ang dami niyang fire truck. Ang dami. Nakatapos lang kumain ng popsicle. Tingnan niyo mo nga. Ayan, shooting na. Casting couch. So, yun yung bahay namin after 1 year. Dapat pala nag-ano tayo, house tour ng bagong lugar. Oo, hindi na namin naisip. Pero, plano na talaga namin i-house tour. Kaso, wala, nung una kasi wala pa namang napapagawa. So, nung nagpagawa na kami, hindi na namin ulit na, naisip. Tuloy-tuloy na. Hello! So, yan, mas maganda mag-house tour pag ano, bagong turnover. Yung mga natapos na yung gawin. Para hindi makalat, kasi ngayon ang kalat na. Pero okay lang kasi, naging busy talaga kami dito. Hindi ko nga in-expect na 1 year pa lang tayo eh. Kala ko ano eh, 2 years na, 3 years na kami dito. Noon na parang yan. Nagbabaybayan lang kami. Oo, parang ang dami nang nangyari. Tapos, isang taon pa lang pala. Ang dami nang mga laro nito, ang dami nang bagong friend. Happy ka ba dito, Ian? Happy ka dito? Tapos puro lalaki ang mga bata dito, kaya tuwan-tuwa si Ian. Nagbabike sila, kung ano-ano mga nilalaro nila. Siya nag-trolley. Si Codin, marunong na siya mag-trolley. I'm riding bike! Dito na kayo! Dito lang kayo! Huwag, Kian. Huwag mo ganyan eh. Mabagsak yan dito, Kian. Kung ginagaya ka, dito ka na lang. Sabihin mo, sino yung mga friends ko na dito? Gabriel, Kuya Don, Kuya Dylan. Di ba, puro lalaki? Kuya Edwin, Kuya Dwayne, Cody. Cody? Siyempre si Cody din. Cody! Me. Mommy! Yung best friend. Daddy! Kuya! Uno pa? Uno? My best friend is Gabriel. Kung Gab niya. Si Gab malupit. And then... Basta pag ano, 4:30 or 5. Pupunta na malabas na sila. Minsan na sinusundo na dito eh. Oo. Nag-aaway-aaway na sila doon. Teddy, where are you? Come here! Teddy, dito ka na. Malaglag yun. Mas okay. Mas laid back siya compare sa Makati. Parang hindi ganun ka-stress yung buhay dito. Hindi ganun ka-hassle. Ang kalma-kalma lang talaga dito na. Diba sabi nga nila yung Cavite ko dati, parang probinsya. Ngayon, hindi na siya ganun ka-probinsya kasi parang na-develop na rin yung Cavite. Pero, tahimik kasi dito sa amin. Siguro dahil wala pa masyado nakalipat. Pero tahimik yung... Hindi madami na nakalipat. Pero yung street mismo kasi ang lalaki ng bahay dito. Parang mga, ang lalaki ng... Ano nila, bye-bye sila. Tapos ang laki ng area nila. Baka sa isang bahay, parang 4 na tao lang nakatayo. Tapos ang laki ng lote nila. Yun sa probinsya eh. Saka hindi na probinsya dito. Konting drive lang namin. Nasa SNR na kami. SM Bacoor. Basta ang daming mall. Kung gusto namin pumunta sa ano, Manila by the Bay. You never stop. Manila by the Bay. Siglit lang. Pag-text lang kami. Pag bumabalik ako Makati, 30 minutes lang ako. Okay, 30 minutes lang. 30 to 45 minutes. Tapos pag gusto namin mamasyal sa Taytay, mabilis lang din. Sobrang convenient talaga kasi malapit. Malapit lang. Tsaka ano, parang hindi mo talaga feel na lumayo ka sa Manila. So yun na guys, dito na namin tataposin yung video. And siguro susubukan na namin gumawa ulit ng mga content ng about sa mga bahay-bahay. Kasi nung lumipat kami dito, hindi na talaga kami nakagawa ng content saging sobrang busy kami. Tapos, wala lang, parang in-enjoy lang namin yung relax na buhay. In-enjoy lang talaga namin yung bahay-bahay. In-enjoy lang namin talaga. Siguro, ayan, share namin kung magkano yung pagawa sa aluminum, cabinet, mga grills. Try namin mag-share ng mga ganun. Kung ano mga pwedeng ipambudol, nagamitin sa mga bahay, ganyan, sa kusina, ayun. Pwede namin i-share. Kasi nabubudol lang din kami. Oo. Dami naming shinapi. Daming gastos pag may bagong bahay. There's so many shopping. Daming gustong ilagay. Kasi syempre, sa inyong eh. Gastos magkabaho. Minsan tatamay ka sa labas, tapos mababaisip ka. Parang kulang ng ganito ah. Parang kailangan ko ng gabi.
kuya. Sayo na guys, ako ulit ito. Babay na. Babay na kayo. Bye! Bye! Oh, sipag nila ako din, tsaka ni Kian, oh. Tumutulong, ah. Yun, oh. Yun, oh. Galing, ah. Galing ko din, ah. Kala ko naglinis ka. Ayun, minagayin. Danigo. Sipag naman talaga ni Koding tumulong maglinis ah. Ah. Oh. Galing ah. Yeah.